Ang ibibidyo ko po sa inyo ngayon, yung mga bougainvillea ko na matatanda na, na inilagay ko sa mga ganito, na silyasi na ganito. Magandang paglagay ng mga matatanda na bougainvillea, nakokontrol yung ugat niya, karan may stand. O, tinan nyo itong akin na to. Pero ang daming bulaklak, oh. Ipapakita ko sa inyo kung paano pag nilagay ng tama ang mga ganyan na may matatanda na natin ng mga bougainvillea. Pag yung mga matatanda na bougainvillea natin, napapabayaan lang sa mga gilid-gilid. E pag kinuha natin, pinutol natin yung mga sangkasanga niya, nilagay natin sapat na ganyan, napakaganda ho ang magiging resulta. Magiging ganyan. Marami ako mga bougainvillea na ganyan na nilagay sapat na ganito yung mga tumatanda na. Kahit hindi ho grafted, okay lang. Basta ho maraming bulaklak. Kahit na medyo ito bridal white ho ito. Dati na ho natin na mga bougainvillea itong mga ganito. Pag nagustuhan nyo yung video ko, paki-like, share, and subscribe. Paki-hit na rin yung notification bell para mag-update kayo sa mga video. Ah, ito po yung mga iba na nilagay ko sa kawa na ganun. Ay, papakilala ko po kayo. Pakilala ko pala sa inyo. Ito yung variegated na tricolor. Yung isa ko doon, tricolor yon na hindi variegated ang dahon. Ito yung variegated ang dahon. Ito nga, batik-batik siya. Din yung ganda niya, nalagay sa ganyan, no? Ang sa totoo lang, yung mga bougainvillea, basta maipwesto mo ng maganda, hindi maalaga yan, konting-konting dilig lang, konting-konting abono lang, mamumulaklak na yan. Napakaganda sa mga bakura natin dahil yung mga bulaklak niya talaga attractive. Ito pa yung isa, yung presas naman. Ito, matanda ito. Na puno ko dati na ordinary, ginrap ko. Ayan na ho yung mga puno niya. Parang mamamatay pero hindi. Sariwang sariwa siya. Ang bulaklak naman ho ito, pink. Na may puti-puti sa mga kuwan. Kamalan yan. Ganda. Dito naman ho sa kabila. Ito naman ho yung nagrap din. Ito naman yung salmon. Ito naman yung lipstick. Ayan. Para yung mga lipstick na ano. Mga magagandang ano. Ito naman yung parang ano ito. Itong bulaklak naman ito. Yung ganito na to, hindi siya nag-o-open. Nakaganyan siya. Ayan na yung puno niya. Oh. Maganda ko talaga pag mailagay sa mga control na ganyan yung mga ugat niya.
mga plastic-plastic pa. Pero yung ugat niya, sira-sira na rin yung plastic. Pero nag-wrap ho ito. Sorbe na ho ito. Variety din. Variety din talaga. Ganyan lang ang pagkakabit. Gaganda na rin ho siya dyan. Ganun lang ang kabilis. Kadaling magkabit. Yung matikas kasing masyado yung lupa pagka ganun, para siyang mabibitak pagka ano. Kaya ganun na ho ang ginawa ko. Nirekta ko na. Kasi siguro naman kaya-kaya nyo matutunan yung mga ganun na diskarte pagka lilipat sa mga ganyan. Sana may natutunan naman kayo sa akin kahit konting diskarte dyan sa mga pag-aalaga ng mga ganyang bugimbilya. Sa totoo lang hindi maalaga itong bugimbilya. Kaya lang nagiging kuwan lang dyan yung tamang pag-aabono. Konti-konti lang, lalo pagka-blooming na, hindi na... Basta maganda yung lupa niya, mamumulaklak yan. Mga isang buwan, siguro, mahigit, mga ganyan na rin yan, mamumulaklak na rin. Gaya nito. Ganda na lang ang video ko at huwag niyo kakalimutan na mag like, share and subscribe pagka nagustuhan niyo yung video ko. Maraming salamat.